Magandang araw po sa ating lahat mga Kapinoy at nandito na naman po tayo sa ating backyard farm upang magtrabaho mga Kapinoy. Yan o, makain na po yung ating mga alaga, mga manok sa bibig. Yan, kagandang pagmasdan mga Kapinoy. Everyday routine po ng aking buhay is umaga at saka hapon. So nandito po tayo palagi sa ating small backyard farm para magpakain ng ating mga alaga at i-check kung mayroon man silang mga sakit. Yan ang number one na palagi natin tinitignan dito sa ating backyard farm mga Kapinoy. Yung mga tira nating pagkain mga Kapinoy, yan yung binigay ko ngayon sa mga ating mga alaga rito na naka free range. So wala tayong gastos dyan ngayon mga Kapinoy dyan sa pakain natin dito sa mga nakagala sa labas. Yan o, kasi mayroon yung mga kanin sa yung ulam na hindi naubos. So binibigay natin yan dito sa ating mga alaga. Tipid tayo sa pakain dito mga Kapinoy. Ayan yung ating bibi na limhim. So, dito naman tayo sa ating mga sisiw. Yan, sisigla ng mga sisiw natin mga Kapinoy. Dadagdagan nga pala mga Kapinoy ang ating mga sisiw na yan dahil meron tayong napisa. So, patayin mo natin yung ilaw. Yan o. May mga bagong pisa tayo dyan na nilagay mga Pinoy. Yan, dagdagan na naman po yung ating mga sisiw. Yan o. Kita sa kapila. May nakalusot na isang sisiw dito sa butas. Ayun. Hirap siyang hulihin. Ayun. Lumaki si butas doon mga Kapinoy. Huli natin ito isa. Yan. Laman natin doon. Yan, marami na naman tayo mga sisiw mga Kapinoy. Darag, parawakan, tsaka po yung mga upgraded na nakasama po nila dyan. Marami na naman tayong pang dispose mga Kapinoy. So extra income na naman to mga Kapinoy. So magsiselect po ako dyan ng mga darag kasi po yung gagawin natin mga materialis. Siguro mga pito. Pitong darag mga Pinoy ang iiwanan natin dyan na anim na babae tsaka po isang lalaki. Kaya po mag-sisilik po ako dyan. Siguro mga palalakihin pa natin ng konti. Sa ngayon is hindi pa natin ma-identify yung gender nila kasi ala pang 1 month. So pag mayroon na pong 1 month, yan, ma-identify na po natin. Pero mga 3 weeks, meron na po. Kasi lumalabas na agad yung palong ng lalaki. Mauna po lumalabas yung palong ng lalaki. So na-identify na po agad pang 3 weeks. So, meron po dyan 2 piraso na 3 weeks na darag. So isang babae at isang lalaki po yon. So sisilect po natin, maiiwan na po yan sa atin. Dito naman tayo sa ating mga breeder. So hindi pa tayo nakapagpapakain mga Kapinoy. Maya pa ng konti. So check lang muna natin yung ating mga breeder, ating mga quality breeder na darag. Yan.
kahit magbigay muna tayo ng pagkain sa ating mga darag mga kapinay. Dito naman tayo sa kabila. Mahirap lang mga kabanay pagka wala tayong taga-video. So, yan, ganyan lang muna. Ang bait mga alaga natin darag na ito mga Pinoy. Nagme-mating na naman sila. Mga nahuhulog dyan sa ilalim mga Pinoy, kinakain yan ng mga bibi natin. Kaya nandyan sila sa ilalim ng ating mga kulungan. May nahuhulog kasi dyan, so walang tapon yan mga Pinoy. May nahuhulog man pero kinakain niya ng mga bibi natin. Kaya walang sayang. Kaya matataba itong mga bibi natin at mga Pinoy. Tsaka binibigan din natin yan. Binibigan natin ng mga purong pigs yan. Para mas lalo sila mataba. Ganun mga katawan yan mga Pinoy. Sarap ang pagkain, no? Lalo na pagkaganitong umaga. Yan ang bubungad sa atin mga Pinoy, pang stress reliever. Kaya mga ganda yung mga balahibo nito mga Kapinoy dahil nakain ng GMP4 GMP4 pa yung pinakain nila. Ganda nito ang kulay black natin na yan na bibi mga Kapinoy, cyan gray. Nalaki po ng mga barako na yan. Siguro po mga nasa kulang 4 na kilo na yan. Hello ito mga Pinoy, yan yung ating breeder na yan. Yung ating malaki na yan. Yan ang pinakamalaki dito na ating mga na ating barako.
Yan, binaba ko muna mga Kapinoy ang ating Orpington. Para kahit pa paano makapag tuka-tuka dito sa lupa. Matanggal yung stress ng ating mga alagang Orpington mga Kapinoy. Babantayan ko nga lang mga Kapinoy, baka kasi masalisihan itong isang rooster na to, itong ating basila na yan. So makakuha ng ibang laya tulad nito. Yan. Gaway sila mga Pinoy. Yun yung kinakuha ko, inaabatan ko. Pag mag-away sila, mapila yung ating rooster na na Orpington. Yan, kinulong ko muna, ilagay ko muna sa dyan. Mamaya ako sa pakakawalan. Eh, naaway naman ng bibe. Hinuli ko na uli mga Kapinoy kasi naaway ng mga bibe tsaka mga manok. Baka mamaya is mga disgrasya pa. So, binaba ko lang konti. Yan, binalik ko na uli mga Kapinoy. Baka kasi mapilay. So, hindi pa tayo nakakuha dito ng kanila, ng lahi. So yun, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today mga Kapinoy. At shout out nga po pala sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, pag may pangarap, magsumikap. Paalam!